Isang magandang gabi at isang mapagpalang gabi po sa ating lahat na mananood sa ating YouTube channel. Narito po tayo ngayon sa ating online testimony para sa ating online sambang gabi. Pinapakilala ko po sa inyo ang ating isang kabataan na ating i-interviewin. Isa po itong kabataan na talagang masasabi po natin na pinagpala din ng Panginoon sa kanyang buhay kasama po ng kanyang pamilya. At ito po ang ating magandang bunso ng Villafranca sister na walang iba po kundi si Ate Jean. Magandang gabi po, Ate Jean. Magandang gabi po. Yan. Nais ko pong hingin sa iyo or sabihin sa amin kung ano po yung dahilang pag-ibig na talagang naranasan mo sa buhay mo, sa pamilya mo, especially sa buhay mo, talagang nandun yung dahilang pag-ibig sa atin ng Panginoon na talagang masasabi natin na nakaka-bless bilang isang kabataan na maranasan natin yung favor, provision ng Panginoon. Kaya pwede po ba namin ikaw hingan or i-share para po sa amin na iyong mga kapatiran na pwede nating makapanood sa ating online testimony. Go, Ate. Yan, sige po. Talagang yun po yung napapatunayan ko lagi sa buhay ko na talagang grabe po talaga yung pag-ibig ng Panginoon sa atin, lalo na po personally sa akin na talagang ang dami po niyang pinaparana sa akin na talagang mako-conclude mo na grabe yung pagmamahal sa akin ng Panginoon. At yun nga po, recently po, yung alam niyo po yung nangyari po sa amin na nakapasa po ako sa DOST. Salamat po sa Panginoon kasi talagang dati po, si ate lang po yung scholar. Lagi po si ate yung nagiging scholar. Tapos ako po, ang ipinaparanas po sa akin ng Panginoon, hindi man po ako nagiging scholar. Nagtutuition po ako as in nararanasan ko pong every bagong magpasukan ay kailangan ng malaking bayad para makapag-enroll. Tapos meron pong bayarin din every month hanggang college po. Nakakaranas po ako na talagang may bayarin po kami. Pero nakakatuwa po sa Panginoon kasi hindi ko po yun nakikita as parang ibang, parang hindi po ako pinagpapala. Parang hindi po ganun yung nagiging conclusion ko, kundi ganun lang po talaga kalawak yung kayang gawin ng Panginoon sa atin, na kung kay ate po ang nagiging provision sa kanya ay scholarship, ay sa akin naman po, pinaparanas po ng Panginoon sa akin na nasa private school ako, na nakakapagbayad po kami ng tuition, na hindi po nalilate yung pagbabayad. Talaga pinapakita ng Panginoon na kung sa ate mo kaya kong mag-provide ng scholarship, sa'yo, kaya kitang pag-aralin ng may tuition na tuloy-tuloy kang magbabayad. Kaya salamat po sa Panginoon. Pero yun po, nung high school po ako, parang 4 years po ako nagtutuition. Pero nung nag-senior high po ako, nagpa-exam po sila, tapos parang kukuha po ng 8 magiging scholar. Nakakatuwa po kasi doon po, nakapasa po ako doon sa 8. Ibig sabihin po, full scholarship po ang nakuha ko for grade 11 at 12. At ang nakakatuwa pa po kasi, that time po ay, tsaka po nagka-aircon sa school. Ibig sabihin, mas tumaas po yung tuition namin. Pero doon po ibinigay ng Panginoon yung scholarship ko. Kaya ang laking katugunan po yun sa amin. Tapos ngayon naman pong college, parang 2 years po akong nagtituition para po dito sa college po. Pero ngayon pong last 2 years ko na po, tsaka naman po binigay ng Panginoon yung scholarship sa akin. Kumbaga parang ganun yung gustong ipalana sa akin ng Panginoon na, sige, ito muna yung mangyayari sa'yo, tapos tsaka natin ipoprovide. Parang nakakatuwa po kasi hindi parang tali ang Panginoon na puro ito lang yung pinaparanas niya, kundi talagang matetest din yung faith mo. At yun, talagang salamat po sa Panginoon. Salamat din po sa prayers niyo, na isinasama niyo po kami sa prayers niyo. At ngayon po, talagang answered prayer na po ng Panginoon. Ibinigay na po, dalawa na po kami scholar ni ate. Salamat po sa Panginoon dahil malaking bagay nga po to, lalo na po sa pag-aaral po namin. At talagang sa kanya ko po ibinabalik yung kapurihan dahil alam ko po na siya lang talaga yung dapat papurihan sa mga achievements na ito na binigay niya sa amin. Amen. Yes. At talagang praise God and thanks God po sa ating kabataan na ito, na talagang nandun po yung buhay na patotoo sa kanilang buhay, na talagang andun po yung magagandang provision, magandang favor ng Panginoon, na talagang nakaka-amaze, di ba po? Kaya nga talagang sinasabi natin na yung mga kaparaanan ng Panginoon is talagang nakaka-amaze. Ma-amaze na lang po tayo na talagang masasabi natin na lahat ng pinag-pray natin, ito na pala, answered prayer na talagang
doon natin masasabi na napakabuti ng Panginoon sa bawat buhay natin, especially sa iyo, Ate Jean. Talagang pinakita ng Panginoon yung magandang provision, nagsimula sa potential qualifier, then tapos nag-scholar, di ba? Talagang nandun po yung talagang best plan ng Panginoon para sa iyo, sa iyong buhay, at talagang nakakatuwa. Kasi saksi po kami na iyong ate, nanay, kapatiran, talagang nakakatuwa as a magulang na rin, talagang nandun yung pagpapala ng Panginoon sa buhay mo at talagang masasabi natin na God is great, di ba po? So talagang yun. Ngayon naman po is sa inyo po mga kabataan, lalo na po sa iyo na talagang masasabi natin na napaka-hectic ng schedules, di ba po? Sa malayo pa kayo, na biyahe, pero kahit ganun pa man is alam natin na andun yung puso nyo, yung buhay nyo na handang maglingkod sa Panginoon. So, sa'yo as a kabataan, youth kabataan ng G-Wells FM, ano yung maiibigay mong words of encouragement para sa ating lahat, especially sa mga kabataan na katulad mo na nag-aaral sa malayo, nagbabiyahe, pero andun pa rin yung willingness na magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Yan. So, siguro po ang maiiwan ko lang po sa inyo na encouragement po ay talagang unahin natin ang Panginoon. Tapos talagang ipaglingkod po natin ang buhay natin sa Panginoon. Kasi talagang lahat po ng blessing ay kayang ibigay ng Panginoon sa atin. At ang kailangan lang po natin gawin ay talagang ipakita rin sa Panginoon yung katapatan natin sa paglilingkod sa Kanya. At kung meron nga po akong verse talaga na parang mas naisa sa pamuhay ko po ngayon, alam ko pong alam niyo na po yun. Talagang lagi po natin naririnig. Pero iba po pala talaga kapag naging personal na po sa iyo yung verse. Yung Matthew 6:33 po, yung seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Kasi yun po talaga yung naranasan ko na ngayon nga po nasa college na po ako na nagbabiyahe po kami from Sarayaya to Batangas. 3 hours po ang biyahe po namin. Tapos nagbabas kami. At dati po naranasan ko na dahil ang schedule ko po ay Monday to Saturday, naranasan ko po na Sunday ng madaling araw, galing po dito sa Batangas. So, uwi po ako ng Sarayaya para mag-church. Tapos ang balik ko rin po ay after service, babalik na rin po ako dito sa Batangas dahil may klase na po kinabukasan. At nakakapagod po talaga yung ganong sitwasyon ng biyahe-biyahe po. Tapos parang ang yung biyahe mo po ng 3 oras ay imbes na makatulog ka ng maayos, pero mahirap po yung sitwasyon din sa bus. Parang mas nakakapagod po. Pero grabe pa rin po yung yun nga po, salamat po sa Panginoon din sa kalakasan na nakakayanan po namin yun. Pero iba po pala kasi talaga kapag na-realize mo po yung importance din po talaga ng ginagawa mo. Kasi alam po namin na kami pong mga kabataan, hindi po yun kapaguran sa amin, kundi pamumuhay na po namin yun dahil alam namin na talagang importante na ibigay sa Panginoon yung paglilingkod. Kaya kahit po mahirap yung sitwasyon, talagang sa budget din po, sa pangbiyahe, sa panggastos, ay hindi rin po biro. Pero salamat po sa Panginoon kasi nakayanan po namin. At salamat din po sa Panginoon kasi yun nga po, mas inuuna ko yung Panginoon sa buhay ko. At ngayon naman po, talagang nakikita kong idinadagdag na ng Panginoon yung mga lahat ng pangailangan na ipinoprovide na po niya sa akin. Dahil yun nga po, inuna ko po siya. At ngayon naman po, dinadagdag na ng Panginoon yung mga blessing na yun. Kaya talagang yun po yung makita natin na kahit kabataan pa lang po tayo or kahit mga nagtatrabaho po, huwag po maging excuse sa atin yung ganong schedule na mahirap, na hindi natin kayang ibigay sa Panginoon kahit yung Sunday kasi ipapahinga mo na lang. Pero talagang unahin po natin ang Panginoon kasi mas marami pong kayang ibigay na pagpapala ang Panginoon sa atin kapag nakikita rin niya na grabe din yung paglilingkod na ginagawa natin sa Kanya. Kaya talagang unahin po natin ang Panginoon sa mga kapwa-kabataan ko po dyan. Alam ko na mahirap po yung pag-aaral, pero maging tapat pa rin tayo sa Panginoon dahil mas lalong tapat ang Panginoon sa atin. Yan lang po. Amen. Yes, praise God. At salamat po sa Panginoon sa napakagandang encouragement ni Ate Jean para po sa ating lahat, especially po sa ating mga kabataan. Na totoo nga po yun na dakila yung pag-ibig ng Diyos sa atin, sabi nga sa ating puso ng Bible na John 3:16. So, nandun yung pag-ibig na binigay sa atin ng Panginoon. So, in return, ang magagawa talaga natin is yung sinabi din ni Ate Jeanna, Matthew 6:33 na seek
ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. And then sa Matthew 11:28 din na sinasabi doon na come to me all of you who are carrying heavy loads, for the yoke I will give you is easy and I will give you rest, di ba? So talagang sa Panginoon lang natin matatagpuan yung talagang kapahingahan ng ating puso, ng ating isipan, ng buong pagkatao natin. So dapat ano pang hahanapin natin? Kaya yung buhay natin is talagang nakalaan na sa Panginoon upang maglingkod, magpatuloy sa ating buhay Kristiyano. Kaya yun po, maraming pong salamat sa bawat isa sa atin at sa ating kapatid na Jean. Salamat po sa iyong patotoo and testimony. Kaya po, maraming pong salamat at sa atin po dyan. Advance Merry Christmas and God bless us all. Thank you po. Thank you. Good night.